Okay, sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng autoplay. So, ano yung autoplay? Okay, yung autoplay, kapag linik natin ang webpage na ginawa natin, is yung audio file na nilagay natin, automatic magra-run. Okay? Hindi katulad nung nakaraang tutorial natin, ang ginawa natin is naglagay tayo ng audio file dun sa webpage. Then, nung nirun natin yung webpage is nagkaroon siya ng audio control. So ngayon naman, kapag dinik natin si webpage, automatically is maglaran yung audio file na nilagay natin sa webpage. Okay, so ang gagawin natin is ito yung folder, no, yung nakaraan. Okay, double click natin. Ayan po, so nandyan po si audio file. Okay, so kung nasaan si audio file, doon din natin isi-save yung webpage na ginawa natin. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, close muna natin to. Click natin ang notepad. Okay, so HTML. Title, lagay natin. Webpage, close ang title. Body, lagay natin VG sound. Okay, then SRC. Okay, so balikan natin yung folder. Okay, tignan muna natin uli again para mas makasiguro tayo. Okay, so right click, properties. So nakalagay is MP3 ang kanyang type of file. Then highlight natin to, copy. Okay, close natin muna again. Then notepad equals double quotes, control V or paste, then dot MP3. Okay, then close ang body, close ang HTML. Okay, then file, save as. So hanapin natin, so desktop, hanapin natin yung audio. Okay, then audio.html, save. Okay, now open natin, no? Okay guys, yung ilagay natin na tag is hindi supported ng Microsoft Edge. Okay, kasi itong gamit ko is Microsoft Edge, no? So, supported siya ng Internet Explorer. Pero, yung gamit ninyong mga web browser, hindi ko malaman kung supported itong mga tag na nilagay natin. So, no need para mag-Internet Explorer ka. Kasi gagawin ko is, guys, tignan nyo ha, right click, okay, right click, open with Internet Explorer. Okay? So, hindi ko lang alam kung supported ng web browser ninyo. Pero kung supported naman ng web browser ninyo, let's say, gumana, nag-run. So, no need para i-open pa yung Internet Explorer. Pero ako, i-open ko muna. Okay? Okay, yan. So, nagkaroon siya ng audio, no? So, pwede ka maglagay dyan ng any background, image, table, kasi ano yun eh, webpage na yan eh, no? So, bahala ka, maglagay ka ng mga text. Okay? So, basta automatic, kapag click mo, tumutok na kaagad, wala tayong audio control na nilagay dyan, di ba? Okay, now, meron pa akong ituturo sa inyo yung paggamit naman ng embed. So, pareho din ang function niya. Kaya lang, this time, magkakaroon ng control. Okay, so, again, click muna natin to.
So, palitan natin. Gawin nating embed. Hindi ko lang alam kung paano pronunciation niya, kung embed or basta embed. Okay? So, again, file, save. Okay. Now, again, click natin, open with Internet Explorer. Okay. Close natin to. Ayun. Okay, so nakita nyo, nagkaroon siya ng control pero automatic na nag-run siya, no? Okay, so volume natin. Ayan. Okay, so nagkaroon siya ng audio control pero automatic na nag-run. Okay? So, guys, ganun lang kadali. So, hanggang dito na yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na tutorial.